atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang Magandang Balita. Narito ang Magandang Balita ngayong araw ng Miyerkules, asais ng Hulyo. Mark 13:14-37. Ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Kapag nakita na ninyo sa dakong di dapat niyang kalagyan, ang kasuklam-suklam na kalapastanganan, unawain ito ng bumabasa. Ang mga nasa Hudeya ay dapat nang tumakas papuntang kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag nang mag-abalang pumasok sa bahay upang kumuha ng anuman. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi pa upang kumuha ng balabal. Sa mga araw na yon, kawawa ang mga nagdadalang tao at ang mga nagpapasuso. Ipanalangin ninyong huwag mangyari ang mga ito sa panahon ng taglamig. Sapagkat sa panahong yon, ang mga tao ay magdaranas ng matinding paghihirap na hindi pa nararanasan mula ng likhain ng Diyos ang sanlibutan at hindi na muling mararanasan pa kahit kailan. Kung hindi pa iikliin ng Panginoon ang panahong yon ay walang maliligtas. Ngunit alang-alang sa kanyang mga pinili, paiikliin niya yon. Kung may magsabi sa inyo, narito ang Mesyas, o kaya'y naroon siya, huwag kayong maniniwala. Sapagkat may mga magpapanggap na Mesyas at may mga magpapanggap na propeta. Magpapakita sila ng mga tanda at mga himala upang iligaw, kung maaari, pati ang mga hinirang ng Diyos. Kaya't mag-ingat kayo. Bago pa mangyari, ay sinasabi ko na sa inyo ang lahat. Pagkatapos ng mga kapighatiang yon, magdidilim ang araw. Hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at magugulo ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Makikita ng lahat ang anak ng tao na dumarating, na nakasakay sa alapaap at may dakilang kapangyarihan at karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig upang tipunin ng mga ito ang mga hinirang ng Diyos. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag magulang na ang mga sanga nito at nagkakadahon na, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang kanyang pagdating. Siya'y paparating na. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit hindi ang aking salita. Ngunit, walang nakakaalam ng araw ni oras na yon. Kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam yon. Magbantay kayo at maging handa, dahil hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Ang katulad nito'y isang taong maglalakbay sa malayo. Iniwan niya ang kanyang tahanan sa pamamahala ng kanyang mga utusan. Binigyan niya ang bawat isa ng kanya-kanyang gawain at inutusan niya ang tanod na magbantay. Gayon din naman, magbantay kayong lagi
dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang Panginoon ng sambayan. Maaaring sa takipsilim, sa ating gabi, sa madaling araw, o kaya'y sa umaga. Baka siya'y biglang dumating at marat ng kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat. Maging handa kayo. 1 Kings 7, Ang Palasyo ni Solomon. 13 taon naman ang ginugol ni Solomon sa pagpapagawa ng kanyang palasyo. Ang gusaling tinatawag na gubat ng Lebanon ay may 45 metro ang haba, 22 kalahating metro ang luwang, at 13 kalahating metro ang taas. Ang gusaling ito ay may 4 na hanay ng haliging cedar na siyang kinapapatungan ng mga bigang cedar. Cedar din ang bubong ng mga silid na nakapatong sa 45 haligi. 3 hanay ang mga bintana at ang mga ito'y magkakatapat. Parihaba ang mga hamba ng mga pinto at bintana at pawang magkakatapat. Nagpagawa rin siya ng bulwagan ng mga haligi na 22 kalahating metro ang haba at 13 kalahating metro naman ang luwang. Sa pagpasok nito ay may isang pasilyong may bubong. Ang silid na kinalalagyan ng trono na tinatawag ding bulwagan ng katarungan at kung saan nagbibigay ng hatol si Solomon ay may dingding, sahig at kisame na tablang cedar. Sa likod naman ng bulwagang iyon ay nagpagawa siya ng kanyang tirahan at ang yari nito'y tulad ng silid hukuman. Ang kanyang reyna, ang anak ng Faraon, ay ipinagtayo rin niya ng tirahan at ito'y katulad ng sa kanya. Ang lahat ng gusali ay yari sa naglalakihang bato na tinabas ng lagari sa likod at harap. May 3 kalahating metro ang sukat ng mga batong ginamit sa pundasyon at mayroon ding 4 at kalahating metro. Sa paitaas naman, mamahaling batong tinabas at mga trosong cedar ang ginamit. Gaya ng portiko at patio ng templo, ang patio ng palasyo ay naliligid ng 3 hanay na batong tinabas at 1 hanay na trosong cedar. Ipinatawag ni Solomon sa Tiro si Hiram, anak ng isang balo mula sa lipi ni Neftali na napangasawa ng isang manggagawa ng mga kagamitang tanso na taga-Tiro. Si Hiram ay matalinong manggagawa at mahusay gumawa ng anumang kagamitang tanso. Siya ang ipinatawag ni Haring Solomon upang gumawa ng lahat ng kagamitang yari sa tanso. Gumawa siya ng 2 haliging tanso. 8 metro ang taas ng mga ito at 5 kalahating metro ang sukat sa pabilog. Ang bawat haligi ay nilagyan niya ng koronang tanso na 2 kalahating metro ang taas. Gumawa pa siya ng 2 palamuting animoy kadena na pinalawit niya sa dakong ibaba ng kapitel. 7 likaw bawat kapitel. Naghulma pa siya ng mga hugis granadang tanso na inilagay niya sa ibaba at itaas ng palamuting kadena, 2 hanay bawat korona ng haligi. Ang mga korona naman ng mga haligi ay hugis bulaklak ng liryo at 2 metro ang taas. Sa ibaba nito, nakapaligid ang mga granadang tanso, 200 bawat kapitel. Ang mga haliging ito ay itinayo sa pasilyong nasa harap ng templo, sa magkabilang tabi ng pinto. Ang kanan ay tinawag na Jakin at ang kaliway Boaz. At sa ibabaw ng mga haligi, nilagyan ng mga kapitel na hugis liryo. Dito natapos ang paggawa ng mga haligi. Gumawa si Hiram ng isang malaking ipuna ng tubig, 4 at kalahating metro ang luwang ng labi nito, 2 kalahating metro ang lalim, at 13 kalahating metro naman ang sukat sa pabilog. Sa gilid nito'y nakapaikot ang palamuting hugis upo, 10 sa bawat kalahating metro. Ang mga palamuti ay nakahanay ng 2 na kasamang hinulma ng ipunan.
ang ipunan ay ipinatong sa gulugod ng 12 torong tanso na magkakatalikuran. 3 ang nakaharap sa silangan, 3 sa kanluran, 3 sa hilaga, at 3 sa timog. 3 pulgada ang kapal ng ipunan at ang labi nito'y parang labi ng tasa, hugis bulaklak ng liryo. Ang ipunang tanso ay naglalaman ng 10,000 galong tubig. Gumawa pa siya ng 10 patungang tanso para sa mga hugasan. Bawat isa'y 2 metro ang haba at lapad. 1.5 metro naman ang taas. Ang mga ito ay ginawang parisukat na dingding na nakahinang sa mga balangkas. Ang bawat dingding ay may mga nakaukit na larawan ng leon, baka at kerubin. Ang mga gilid naman ng balangkas sa itaas at ibaba ng leon at baka ay may mga nakaukit na palamuting bulaklak na hugis korona. Ang bawat patungan ay may 4 na gulong na tanso at mga eheng tanso. Sa 4 na sulok ng patungan ay may 4 na tukod na tanso na siyang patungan ng hugasan. Sa ibabaw ng mga tukod na ito ay may pabilog na balangkas para patungan ng hugasan at may taas na kalahating metro. Ang butas ng korona ay bilog at may 0.7 na metro ang lalim. Ngunit parisukat ang ibabaw ng patungan at ito'y may mga dibuhong nakaukit. Ang bastidor ay nakapatong sa mga ehe ng gulong. Ang mga gulong naman ay nasa ilalim ng mga dingding. 27 pulgada ang taas ng mga gulong at ang mga ito'y parang mga gulong ng karwahe. Ang mga ehe, gilid, rayos at ang panggitnang bahagi ng gulong ay yaring lahat sa tanso. Ang mga tukod naman sa 4 na sulok at ang patungan ay iisang piraso. Ang ibabaw ng patungan ay may leeg na pabilog, 9 pulgada ang taas. Dito nakasalalay ang labi ng hugasan. Ang leeg, ang kanyang suporta, at ang ibabaw ng patungan ay iisang piyesa lamang. At ito'y may mga disenyong kerubin, leon, baka at mga punong palma. Ganyan ang pagkayari ng 10 patungang tanso. Iisa ang pagkakahulma, iisang sukat at iisang hugis. Gumawa rin siya ng 10 hugasang tanso. Tig-isa ang bawat patungan. 2 metro ang luwang ng labi at naglalaman ang bawat isa ng 880 litrong tubig. Inilagay niya ang 5 sa gawing kaliwa at ang 5 sa gawing kanan ng templo. Samantala, ang tangkeng tanso ay nasa gawing kanan ng templo sa sulok na timog silangan. Gumawa rin si Hiram ng mga kaldero, mga pala at mga mangkok. Natapos nga niyang lahat ang mga ipinagawa sa kanya ni Haring Solomon. Ang 2 haliging tanso, ang mga kapitel nito at mga kadenang nakapalamuti sa kapitel, ang 400 hugis granada na nakapaligid ng 2 hanay sa puno ng kapitel, ang 10 hugasan at ang kani-kanilang mga patungan, ang tangkeng tanso at ang 12 toro na kinapapatungan niyon, ang mga kaldero, pala at mangkok. Ang lahat ng nasabing kagamitan na ipinagawa ni Haring Solomon kay Hiram ay purong tanso. Ipinahulman niya ang lahat ng iyon sa kapatagan ng Jordan sa isang paggawaang nasa pagitan ng Sukot at Zaretan. Hindi na ipinatimbang ni Solomon ang mga kasangkapang tanso sapagkat napakarami ng mga iyon. Nagpagawa rin si Solomon ng mga kagamitang ginto na nasa templo ni Yahweh. Ang altar na sunugan ng insenso, ang mesang patungan ng tinapay na handog, ang mga patungan ng ilawan sa harap ng dakong kabanal-banalan, 5 sa kanan at 5 sa kaliwa, ang mga palamuting bulaklak, ang mga ilawan at pang-ipit ng mitsa, ang mga tasang lalagyan ng langis, ang mga pamutol ng mitsa, ang mga mangkok, ang mga sisidlan ng insenso at lalagyan ng apoy,
at ang mga paikutan ng mga pinto ng dakong kabanal-banalan at gayon din ng mga pinto ng dakong banal. Natapos ngang lahat ang mga ipinagawa ni Solomon para sa templo ni Yahweh, tinipon din niya ang lahat ng ginto, pilak at kagamitang inihandog ng kanyang amang si David at itinago sa lalagyan ng kayamanan ng templo. Hosea 9:1-16. Ang parusa sa patuloy na pagtataksil ng Israel. Huwag kang magalak, Israel. Huwag kang magdiwang tulad ng ibang mga bansa, sapagkat naging tulad ka ng mahalay na babae. Tinalikuran mo ang iyong Diyos at nakipagtalik sa iba-ibang lalaki. Ikinatuwa mong ikay isang babaeng bayaran. Kahit saang lugar, ikay sinisipingan. Ngunit, ang ginagawa nila sa giikan at sa pisaan ng alak ay hindi nila ikabubuhay at ang bagong alak ay hindi nila matitikman. Hindi sila mananatili sa lupain ni Yahweh. Subalit, ang Ephraim ay magbabalik sa Ehipto at kakain sila sa Assyria ng mga pagkain nagpaparumi at ipinagbabawal. Hindi na sila papayagang maghandog ng alak kay Yahweh at hindi naman siya malulugod sa kanilang mga handog. Ang pagkain nila ay matutulad sa pagkain ng namatayan. Magiging marumi ang lahat ng kakain nito, sapagkat ang pagkain nila ay para lamang sa kanilang katawan. Hindi iyon maihahandog sa templo ni Yahweh. Ano ang gagawin mo sa araw ng itinakdang kapistahan? At sa araw ng kapistahan ng pagdiriwang para kay Yahweh? Makatakas man sila sa pagkawasak, titipunin rin sila ng Ehipto at ililibing sa Memphis. Matatakpan ng damo ang kanilang mga kagamitang pilak at tutubuan ng dawag ang mga tahanan nilang wasak. Dumating na ang mga araw ng pagpaparusa. Sumapit na ang araw ng paghihiganti. Ito'y malalaman ng Israel. Ang sabi ninyo, mangmang ang isang propeta at ang lingkod ng Diyos ay baliw. Totoo yan, sapagkat labis na ang inyong kasamaan at matindi ang inyong puot. Ang propeta ay siyang bantay sa Ephraim, ang bayan ng aking Diyos. Ngunit may bitag na laging sa kanya'y nakaumang at kinapopootan siya maging sa templo ng kanyang Diyos. Nagpakasamang lubha ang aking bayan gaya ng nangyari sa Gibeya. Guguritain ng Diyos ang kanilang kalikuan at paparusahan ang kanilang mga kasalanan. Ang Israel ay tulad ng mga ubas sa ilang. Gayon sila noong una kong matagpuan. Parang unang bunga ng puno ng igos nang makita ko ang iyong mga magulang. Ngunit, nang magpunta sila sa Baal Peor, sila'y naglingkod sa Diyos-Diyosang si Baal at naging kasuklam-suklam gaya ng Diyos-Diyosang kanilang inibig. Ang kaningninga ng Ephraim ay maglalaho. Para itong ibong lumipad na palayo, wala nang isisilang, walang magdadalang tao, at wala na rin maglilihi. At kahit pa sila magkaroon ng mga anak, kukunin ko ang mga ito hanggang sa walang matira. Kahabag-habag sila kapag ako'y lumayo na sa kanila. Gaya ng aking nakita, ang mga anak ni Ephraim ay nakatakdang mapahamak, mapipilitan ng kanilang ama na dalhin sila sa patayan. O Yahweh, bigyan mo po sila ng mga sinapupunang baog at ng mga susong walang gatas. Lahat ng kanilang kasamaan
ay nagpasimula sa Gilgal. Doon pa may kinapuotan ko na sila. Dahil sa kasamaan ng kanilang gawain, sila'y palalayasin ko sa aking tahanan. Hindi ko na sila mamahalin pa. Mapaghimagsik ang lahat ng kanilang mga pinuno. Mapapahamak ang Ephraim. Tuyo na ang kanyang mga ugat. Hindi na sila mamumunga. At kung magbunga may, papatayin ko ang pinakamamahal nilang mga supling. Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa Magandang Balita Biblia. Samahan kaming muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.